Ayun. Hello there, beautiful people. This is Miss M and welcome back to my channel. So guys, thank you so much for watching this video. Anyway, sino nanood ng prima donas today? Nakakasad or ako lang ba ang nakulangan sa push ni Jaime para ipaglaban niya si Lilian? Dahil, kumbaga, andyan na yung feeling eh. Nag-kiss na nga sila eh. Kumbaga, kulang na lang talaga ng push na kung sakali ang in-expect ko, ang hirap. Nakakainis talaga si Jaime. I swear. Mas gugustuhin ko na lang si ano na lang, siguro, si Ruben. Baka kaya pang ipaglaban si Lilian. Dahil, alam mo yun, sinamahan ni Lilian at saka ni Jaime yung apat na ano mga bata na mag-enroll doon sa school nila. So, parang medyo may awkward moment sila doon dahil in-open up pa ni Jaime yung nangyari. And then, he said sorry sa nangyari dahil sa nag-kiss nga sila. But then, Lilian don't want to talk about it. Kasi pero, as girl or as a babae siguro, and then, you are going to talk about such kind of moment na napaka-awkward na hindi kayo tapos nag-kiss kayo and then it seems like you feel so right but it's so wrong. Right? It feels so right but it's so wrong. Wrong kasi committed na si Jaime. Tama, it feels so right kasi naramdaman nila yun, na-feel nila yun. Maybe they are both happy kung ano mang nangyari, kung ano mang naramdaman nila while they are doing those kind of thing, pero hindi nila kayang ipaglaban ng totohanan. Mahina yung force ni Jaime para, Lilian, mahal kita at gustong-gusto kong ipaglaban tong naramdaman kong ito at kaya kong hiwalayan si Kendra, sana ganon. Hindi yung tipong, wala eh, kulang sa push. Ang sarap ano, nakakain. Kasi diba, kung mahal mo yung tao, and then if you think or if you're really serious about that feelings you have for that someone, you have to make your way or you have to make a way to pursue it. Right? Pero si Jaime, yung way niya, parang ang hirap paniwalaan at seryoso to dahil kunting push lang, kunting pakilig lang, hindi naman kayang panindigan. Ano yun? Ang hirap ma-fall. Lalo na kung walang kaya o lalo na kung walang handang sumalo sa iyo. So ingat. Ingat kayo diyan dahil may marami talagang mga lalaking pa-fall pero once na na-fall ka, iiwan ka lang naman katulad ni Jaime. Alam niyo guys, ang isa sa mga pinaka nakakainis na nangyari kanina kasi itong si Jaime, he feels something special for Lilian. Pero committed siya kay Kendra. So ang nangyari kasi si Kendra ay may something na peace offering na magusto ni Kendra na magbakasyon sila na sila lang for 3 days. So yun yung way ni Kendra para magawa niya yung plano niya against Lilian. So ang nangyari kasi pumapayag din si Jaime. Ang dapat doon, hindi na siya pumayag, di ba? Dahil once na pumayag siya, umaasa lalo si Kendra. Once na pumayag siya, he is giving away na maramdaman ni Lilian, he is not serious on that particular moment na sinabi niya na kailangan kita, Lilian. Ay, naku, Jaime, ang sarap mong sampal, Lenny. Iwan ko, napaka-kulang sa push, napaka-kulang sa effort, kulang sa lahat. Nakakainis. So, ang nangyari kasi, sa teaser kasi, nakakainis eh, mas lalo na. Dahil mukhang magiging successful itong si Kendra sa plano niyang nanakawan yung bahay. Either nanakawan ng pera or kung ano pa man yung plano ni Henry at ni Kendra para madiin ito si Lilian. Dahil walang tao sa bahay na yon, kundi si Lady Prima lang ang naiwan sa bahay na yon. Lahat may kanya-kanyang lakad. Si Brianna nandun sa friend niya, nag-sleepover. It's part of their plan. Si Kendra at saka si Jaime, they're having a vacation. At yung tatlong anak ni Lilian at si Lilian, namimili ng something. Tapos, sumama din yung pakiramdam ni Maming. Ganon sila. Lahat merong mga kanya-kanyang lakad. Ang natira si Lady Prima. So, paano niya at puprotektahan niya yung sarili niya against bata-bata ni Henry, di ba? So parang lahat nakaayon sa plano ni Kendra. Isa pa, although
na yung natutulog si Jaime doon sa pinagistihan nilang hotel, narinig siya, sabi niya, ano ba yung Kendra na plano mo na ganito, ganyan. So, I don't know, knowing Jaime, na hindi ko alam kung saan nakalagay yung ano nito, yung utak or iwan, nakakainis, di ba? Dahil, dati naman, narinig naman niya about fake, ano, about fake DNA. Pero, binaliwala niya yon. Well, lagi naman siya nakarinig ng mga ganito ganyan eh. Pero babaliwalain lang naman niya. Hindi niya kayang i-investigate or gumawa ng way or maghinala man lang. Walang ganun si Jaime. Napakahina. Nakakainis talaga. So, ang mangyayari nito, madidiin si Lilian at maaalis sila sa bahay. Hindi na sila magkasama. Well, good. Okay lang din naman yun kasi hindi naman kayang ipaglaban ni Jaime si Lilian, di ba? So, kaya lang naman niya magsabi ng kailangan kita Lilian, this and that, kung tipsy siya or kung medyo lasing or lasing, di ba? Pero pag nasa tamang pag-iisip, nasa wastong pag-iisip, walang alcohol, walang ito, walang ganyan, hindi naman niya kayang ipaglaban. Hirap sa mga malahime dyan, so shout out sa inyong lahat. Nakakainis lang. So, sana talaga umiksin na itong Ruben sa buhay ni Lilian para naman matauhan itong si Jaime kung ano mang nawala sana para sa kanya. Hindi niya kaya ipaglaban si Lilian siguro eh. So, guys, anyway, thank you so much for watching. At ikaw, kung sino man ang nanonood nito at nanonood ng Prima Dunas, anong masasabi mo sa ginawa ni Jaime or nagiging decision ni Jaime or anong naramdaman mo or anong masasabi mo sa episode today? Yeah, thank you so much. Bye. Mm-hmm.